What is up, guys? My name is Carl and welcome to my vlog. So, ito nga, nanganak yung aso namin, which is Japanese Spitz. Actually, 3-year-old pa lang siya, pero every year siya nanganak. Kasi nga, medyo makulit din yung poodle namin. Halos everyday sila nagme-mate kapag pareho silang nakakawala. Then, ito, since every year siya nanganak, nung first time na nanganak siya is 4 yung lumabas na puppies. And then the next year is 3 na lang. And dito nga ngayon, 2 na lang lumabas. Ayan. Ito yung girl, and dito yung boy. Siguro next year, kung if ever magbubundis ulit siya, di namin alam kung nilalabas pa or isa na lang siguro. Ayun nga, kasi paunti ng paunti. Then, ayan, lumabas sila during my birthday, January 16. Ayan, good thing for us na i-keep na lang sila kasi nga, ayun, parang may reason. And yung mga previous puppies, nag-decide kami na i-sell na lang before kasi nga sobrang dami. And sa bahay namin, medyo masikip. Pero ngayon, kasi nagawa ng isa naming house arrozal, so siguro doon namin sila i-keep yung iba. Kasi ang dami na rin naming pets dito sa bahay. So siguro doon kami mag-breed. And share ko lang. And sila. Makulit na nga sila eh. And medyo late na din tong vlog kasi 1.5 months na sila. Ngayon ko lang naisipan na i-share. Ito, hiling nila magtago sa ilalim. Diyan yung hideout nila. Ito yung binili ko sa kanilang pang training. And medyo mahal siya. Pero okay lang kasi alam mo yun, may amoy siya. Kaya madali siguro silang matatrain. Dahil, ayun, namamotivate sila. Compare sa ibang treats na parang walang amoy. Di nila papansin. Ayan, ang ginagawa ko, pinapaumoy ko muna sa kanila para alam nilang ano siya, reward or treat. Tapos ako sila dito ko na sila mamanduhan para ma-train sila. Ayan, medyo mahirap kasi maliit pa sila. Ayan, natatawa ako kasi mas natatrain yung mama nila compared sa kanila. Tulad niya, nag-stay na siya, nagsisit. Hindi kasi namin siya na-train nung maliit pa siya. So ngayon, try natin habulin bago yung mga babies niya. Sit. I think mas okay na i-train natin sila kapag 3 months onwards. Kasi kapag ganito, sobrang harot pa nila. So parang di pa nila kaya magbigay ng attention. Or di pa nila kayang, you know, sundan yung mga sinasabi natin. So guys, thank you so much for watching. And be sure to subscribe if ever interested pa kayo sa akin. Ayan, thank you so much.